Hello po, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, again, is Arlene Stone, aka Arlene Rock, the Braveheart. Gusto ko pong sagutin yung pahayag ni Pastor Apollo Kibudoy. Kahapon, sabi po niya, hindi daw po siya yung violator ng human rights. Yan po ang una kong sasagutin. Ang pangalawa ko pong sasagutin, isinabi na naman po niya na meron daw pong spiritual judgment na mangyayari dito sa US kasi daw po pinersecute siya. Oh my God, tuloy. Okay, by the way, for those people who doesn't know me, ako nga pala ay isang dating worker po ni Tibuloy. Ako po ay dating pastoral. Again, gusto ko pong linawin na dalawa po klase ang pastoral doon. Merong inner circle at meron pong inner of the inner circle. Ako po ay nabilong bilang isang inner circle. So, magkaiba po yung responsibilidad ng inner at saka inner circle at saka inner of the inner circle. So, ang responsibilidad ko po bilang isang inner circle ay tagadala ng pagkain sa kanyang mga inner of the innermost. Ako din po yung naglalabas sa kanyang mga damit ni Pastor Apuloy na mamalan siya. Nagdadala ng pagkain niya. Minsan, naglilinis sa kwarto niya. At nagmamasahe po sa kanyang mga inner of the innermost. Sa kanyang mga spiritual wife. So, yan po ang trabaho ko. So, hindi po ako isa sa mga pastoral na nakaranas ng sexual abuse. However po, that doesn't mean na hindi po nangyayari yun. So, yan po ang gusto kong linawin. At gusto ko pong sagutin ang sinabi niya na hindi daw po siya violator ng human rights. So, ito po yung gusto kong itanong. Kung siya po ay hindi violator ng human rights, ano po tawag noon kapag yung isang tao ay ayaw naman makipag-sitting sa'yo, pero binubugbog mo at binubugbaran mo ng pilit, tsaka kung ayaw din nila, habang binubugbaran mo, umiiyak na yung tao, sinasabi mo meron silang demonyo at kailangan silang sanctify. At ang way of sanctification ay yung iaalay ang kanilang sarili sa kanilang sinasabing akuntinsan sa kanilang Panginoon. Kasi si Kibuloy ay siya po ang katawang tao daw ni Jesus Christ. Yan po ang claim niya. Kaya lahat po ng gusto niyang gawin ay kailangan magawa niya at ginagawa niya. Katulad po nito, for example, itong pag-break ng laws dito sa US. Let's go back po noong sila po ay na-indict noong 2021, nag-serve po ang bansang Amerika ng indictment. Ibig pong sabihin noon, binigyan po sila ng pagkakataon upang mag-appear po sa korte. Pero di-neglected, di-ignore the law. Kasi si Kibuloy, wala namang sinasanto yan pagdating sa walang sinusunod na batas. So, walang sinusunod na batas pang tao, walang sinusunod na batas dito sa lupa, lalong-lalo na batas, the universal law, which is the law of God, the law of physics. Nobody can avoid that, So, hindi po sila nag-appearance. Kaya po, yung laws kasi dito sa Amerika is very strict. Hindi naman ito Pilipinas na pwede mong bayaran, na pwede mong pwede kang yung body mo, yung connection mo, ay patakpan na lang yung kasalanan mo. Hindi po ganun dito sa Amerika. Kasi nakita nyo naman, kahit presidente, si President Trump nga, hindi nga pinapalampas. Siya pa, di ba? So, use the brain, guys. So, kaya ganun.
Ngayon, meron ng sanksyon na ipinalabas kasi nga hindi sila nag-appear doon sa korte, kaya pinalabas yung wanted list. Galit na galit si Tibuloy. Sabi niya, ano daw, meron daw spiritual judgment. Naalala niya yung ano, Omicron, nung lumabas yung another strain of coronavirus. Sabi ba naman niya, lalo na ako dito sa ano, sa Minnesota, ako ay unang mamamatay sa Omicron, at saka yung Omicron daw talagang ano, mas matindi pa daw kaysa ano, sa first strain of coronavirus. Tsaka meron pa siyang binanggit na yung flesh eating bacteria, na yun daw yung ano, dahil pinag-persecute siya, yun daw yung magiging judgment sa bansang Amerika. Oh my God, Tibuloy. At ngayon, another spiritual judgment na naman ang mangyayari dahil sinanksyon na siya. Oh my God, this is a typical Tibuloy. You know, this is a pattern. Since I know him, since 1990, since I know him, my pattern siya, guys. Yung pattern niya ay yung ano, yung mag-impose ba ng fear sa puso ng mga tao. At sa akala niya, yan ay effective until now. Maybe noon, nung wala pang ano, internet, nung wala pang ano, technology, baka yung mga tao wala pang knowledge kung ano talaga ang nangyayari sa mundo. You know, pwede siguro yun. But if you keep doing that, if you have a psychology background, you guys, I've been taking a lot of psychology courses, that's why I know what it is. So, when someone place a fear sa puso ng tao, mag-e-effect yun for the meantime, you know, pansamantala, pero hindi forever. Now, si Tibuloy, ang expected niya ay forever na may effect yung ano, yung pananakot. No, Tibuloy, diba sinabi mo naman sa amin na kapag kami ay lumabas sa inyo, kami ay magiging ano, yung curse na yung buhay namin, hindi kami lalago dito, mamamatay kami, ang mga pamilya namin mamamatay, at kami ay tatalon doon sa impyerno. Oh my God, Tibuloy, ano ba yan? Ang mga tao naman, ito namang mga workers, mga members na ignorant, naniniwala. You know, guys, internet is there. Lahat ng information na pwede nating, na gusto nating malaman, andyan. Just use your fingertips. It requires the fingertips and the eagerness to learn. Yan lang ang kailangan. Oh my God, Tibuloy, hindi na kami, ano, hindi na kami tuta, hindi na kami, ano, ignorant like before. You know? Back in the days, we are so ignorant because we don't have the resources. Pero ngayon, resources, guys, is unlimited. And he's still doing the same thing. You know? So sad. So sad. At sabi niya, hindi daw siya violator ng ano? Ng human rights? So what he's actually doing, what he's saying is, it's not mutually inclusive. Kapag siya ang ano, ang subject, violation yan. Pero pag siya ang, pag iba yung subject at siya yung dahilan, siya yung gumagawa ng ano, ng tawag nito ng mga bagay na ikakasakit ng tao, ikakasira ng tao, it's not violation. Kasi nga, siya nga yung ano, may-ari ng mundo, siya yung owner of the world, you guys. Kaya he has all the rights to do whatever he wants to do. And he expects that everybody will just doing like this. No, Tibuloy, it's not anymore. Because we know who is God is and we know where God lives. God is within everyone. If you think that you are the only appointed son of God, we are all appointed children of God. We were appointed since we were in the body, in our mother's womb. You know? Baka nakalimutan mo yan. At sabi mo, ano, anointed ka? Pastor Tibuloy, meron akong anointing oil, oh. Anointed din ako. Oh, anointed din ako kasi meron akong anointing oil. Itong anointing oil na to, ganito yung mga anointing oil na pinapainom mo sa mga pastoral kapag ayaw nilang makipagsipin sa'yo. Kasi meron silang demonyo. Ito yon.
Oh, naalala mo? Oh, mga pastoral, confirm. Oh. Meron din ako nito, marami. Pinapanligo ko to sa buhok ko kasi maganda to sa buhok. Oh. Eh, anointed na ako eh. Diba? Pareho tayo, anointed. Iba nga lang yung ano ko. Anointed ako to bring you down. Anointed ako to find justice for your victims. Kasi isa ako sa mga nabiktima nung ako ay bata. You know, kaya anointed din ako. So ngayon, let's see where this thing, this war is going. But I will tell you guys, this is like a time bomb. You know, wala na siyang kalayaan. Siya daw yung ano, he is the owner of the universe. What kind of universe does he own? Eh, wala nga siyang kalayaan. Hindi man lang siya makaalis-alis ng ano, ng Manila. Siguro yung universe niyang sinasabi niya, it's from Tamayong to Davao. Tamayong to Samal Island. Yan yung universe ni Kipuloy na pag-aaring niya. At by the way, guys, I challenge sa ano government natin dyan sa Pilipinas. I challenge you guys, kung sino man yung in charge dyan sa ano, sa farming and building, maybe you guys should look up into the regulation. Kasi ang pagkakaalam ko, ang Kalinan, ang Tamayong ay isa pong farmland. At dahil farmland po yan, bawal po yung magtayo ng mga malalaking building. Pero bakit po si Kibuloy ay nakapagtayo po ng malalaking building dyan sa Tamayong? Yan po pa ay ano, ay ayon sa ating ano, sa ating regulation, sa ating farming regulation or sa land regulation, whatever regulation we have there in the Philippines. I don't know much about the Philippines regulation because I am here in the US, nasa Minnesota ako, so I am more well-versed of the laws and regulation here in the US. So, ngayon guys, I challenge. Kung sila ba, kung hindi pa nila nilabag yung ano, yung tawag nito, kung sa Bisaya pa, balaod ba? Balaod yan sa Mayong, patukod Ananguan. Rear mountain din ha, rear mountain kuno. Pero kung ang daigto, dapit daigto, inferno sa mga worker. Ang mga worker nga ipadala dito, ginakuan na, halos ginakatay na nila dito. Ginakulata kamantaman, hangtod nga dili na makatindo. Oh, ginabunalan o bugsay, hangtod dili na makatindo. Ginaupawan ang mga babae, pakaulawan. Kung manay haod nila, napakaulawan bitaw ka, they shame you. Especially when you left there, when you get out, just get out. Especially if you know something, you know, and you have the potential to be really an asset for them to be used. Talagang ipapahiya ka nila. Yan yung ano, isa sa mga gawain nila. Bakit po nila ginagawa yan? Para takot yung iba na lumabas. Tsaka takot yung iba na mag-contact sa mga lalabas at mag-search ng truth. Kasi on the onset, sisiraan na nila yung mga lumalabas ng mga workers. But that doesn't mean na yung mga sinasabi niya ay totoo. Diba? Who knows kung ang kaya niya sinisiraan yung mga workers dahil ayaw niya na yung mga workers na lumabas ay magkaroon ng conversation sa mga workers na nandoon pa sa loob. At sasabihin kung ano yung mga nalalaman nilang secret. Diba? So guys, use the brain, you know. Ako, nagpasalamat talaga ako sa Panginoon kasi, you know, God didn't send me here in the US at hindi niya ako pinaaral para maging walang saysay ang lahat. Ang alam ko na meron siyang layunin sa buhay ko, kaya pinadala niya ako dito, pinaaral niya ako dito sa institusyon sa Amerika. Hanggang ngayon, ako po ay nag-aaral pa rin, lalo kong ini-enhance yung aking brain, aking pag-iisip, because at once, tinanggal yan sa akin eh. Kinuhanan ako ng ano, ng opportunity to learn to know things that I should have known before. So, ngayon po, nagkaroon po ako ng pagkakataon, kaya nilulubos-lubos ko po. Ako po ay malapit ng matapos sa aking masteral degree. And hopefully, I can proceed with my doctorate. So, we'll see. Pero bago po ako nakarating sa kung ano man ang
narating ko ngayon sa aking pag-aaral. Inaral ko po ang mga bagay na ginagawa ni Kuloy, lalo na noong nandoon po ako sa kanya. May mga books po siya na bawal po naming hipuin man lang, bawal po naming basahin. Yung ilang books po na yon ay naalala ko pa hanggang ngayon. Binasa ko po lahat yun. Doon ko po, kaya po ako ganito, ka-eager, ganito po ako ka-bold na to stand up against him. Kasi what he knows, I know. You know? And there's a lot of things that I know that he don't know. I know. So kaya ganon po ako. Nagpasalamat din po ako dahil binigyan po ako ng pagkakataon dito na to not just improve myself in material things or financial things, but I have the opportunity to help the other people. Marami po mga workers na lumabas po, unti-unti po silang lumabas, at ako po ay ang isa sa mga ginamit ng Panginoon upang sila po ay mabigyan ng panibagong pag-asa, panibagong start ng bagong buhay. So, sana naman po ay patuloy po kayong mananalangin sa amin sa laban na ito. Malapit na po, the time is ticking for Kibuloy. So, sana naman po ipdalangin din po natin na mabigyan po siya ng mahaba pa ang buhay. You know, gusto ko talagang humaba pa ang kanyang buhay. Dinadalangin ko yan. Kasi gusto ko na ma-feel talaga niya kung ano yung sakit ba na in-impose niya sa bawat tao, sa bawat isa sa amin, at saka sa mga biktima niya, lalo na yung mga batang pastoral na after first menstruation, guys, yun yung nila, yun yung time frame. Yung mga bata dyan, sa compound, mga Children's Joy, sponsor daw yan ng mga Children's Joy. Pagka maganda yung batang babae, itrainan nila yan para maging malapit kay Kibuloy, para walang gap in between. Tinitrainan nila yan. So, I don't wanna mention here kung sino yung nagtitrain sa kanila, kasi andoon pa hanggang ngayon yung iba. No? Pero yan po ang pattern nila. Tapos kapag malapit na yung first menstruation, parang iniispatan na nila yan, at sinasabi na nila kay Kibuloy na, Pastor, ayan malapit na yan, Pastor, ilang buwan na lang ang paghihintay natin. Pagkatapos after first menstruation, guys, kasi magkasama-sama yan sila sa isang room . Malalaman talaga nila kung may menstruation na yung bata. Pagkatapos ng while in menstruation, piniprepare na nila yan. After the first menstruation, yun na ang salang ng night duty. So, ganyan sila, guys. Ganyan sila katindi. Diba? It's devil. Is that for God? Is that how God? Really? Really? Oh my God! Guys, and that is acceptable to them. Sa kanila, hindi daw yan rape. Kasi pag-aalay yan sa sarili mo, sa Ama, sa Diyos Ama, sa pamamagitan ni Kibuloy. Kasi nga si Kibuloy ang representation, kaya hindi yan rape ang tawag dyan. Yan ang nila, ang kanilang argument. Pero, that's not what the law is. That's not what the law said. If you use a minor, you are predator, you are, pedophilia, you are pedophile. Kaya, gusto kong humaba ang buhay ni Kibuloy para ma-experience niya yung ginagawa niya sa mga bata doon sa kulungan, sa federal prison. Para para alam niya talaga, then he will probably realize na he was just tawag nito, delusion. Nag-i-illusion lang siya na siya yung king, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na walang haharang. So we'll see Kibuloy.
So salamat you guys for watching.